Butterscotch naman ngayong araw ang ating pa-order. Magandang araw! May pa-order nga po tayo ngayong araw ng butterscotch. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? E di magsimula na, char. Ilang araw na nga rin akong hindi nakakapag-upload at tinatamad ang motherhood nyo. Pero naalala ko, hindi pa pala tayo mayaman at marami pang bayarin. Kaya naman for the go, char. Itong butterscotch flavor nga ay naidagdag natin sa recipe natin at panibagong flavor dito sa ating mini donut. Ay mga mare, ako na nagsasabi sa inyo ay napakasarap. Sarap talaga at napakabango. Hindi siya lasang pancake na karaniwan nating kinakain. Ay kabog talaga ang lasa na rin. Pasalamat na nga rin si motherhood at may umorder ngayon. Kaya naman ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggagawa nito. Wala naman na iba sa procedure natin. Yun nga lang, dinagdagan ko siya ng mantika. Ito kasing mixture na ginagamit natin ay hindi pancake mixture, kundi brownies mixture. Pang oven talaga to, pero ilalagay natin sa donut maker. Nasubukan ko na nga to dati at okay naman. Yun nga lang, medyo dumami ang tubig natin noon, pero okay na okay naman. Kaya naman ngayon ay dahan-dahan talaga ako sa pagtitimpla sa tubig at baka na naman lumabnaw. Pero all in all ay pwedeng-pwede siyang gawing mini donut ganun. After nga natin gumawa ng butter mixture, eto, pinirihit na natin ang ating donut maker at mag-uumpisa na ulit tayong magluto. Tetestingin lang daw niya ang lasa, kaya naman isang order lang ang gagawin natin ngayong araw. Pero dahil hindi papayag ang Mickey Boy niya, syempre may pasobra lagi si motherhood. Tingnan nyo naman at katataba at ang bilis talagang maluto. Luto. Sobrang bango talaga niyan, mga mare. Buti na lang talaga at nakita ko tong butterscotch maya na butter mixture. Kung hindi, ay naku, paano pa tayo mag-e-invento ng butterscotch flavor? Is ito, pag sinabi mong butterscotch, ay butterscotch talaga ang lasa. Ilang araw na nga rin tayong walang pa-order, pero okay lang naman dahil sa pagninegosyo, hindi naman laging malakas. Minsan matumal din. Ang mahalaga ay kumakapit ka, laban lang. At habang nga magluluto tayo ng second batch, ay naalala ko, hindi ko nalagyan ng chocolate chips yung una natin ginawa niyo, Skuday, kaya ito na lang ang ating lalagyan. O diba, saan ka naman nakakita ng mini donut na may choco chips pa? May nagtatanong nga sa akin kung may tinutubo pa daw ako sa pagmi-mini donut ko. Puro instant mixture daw kasi ang ginagamit ko at hindi ako gumagawa ng scratch butter. Siyempre po, bago ko naman ito ibinenta ay nag-costing naman po ako at sa pagkukosting ko naman ay may tubo naman po ang motherhood niyo, kaya okay lang. At least kapag itong mga mixture na to ang ginagamit ko ay safe akong masarap talaga. Natutuwa nga po ako at ang dami kong repeat orders. Kaya naman na ikaw na hindi pa nakakatikim ng mini donut ko ay order na. At eto nga, nalagyan na natin sila ng choco tips at hihintay na lang nating maluto 2 to 3 minutes po. Pero dahil nga pinapahanga ako ng ating mini donut maker ay wala pang 3 minutes eh, kita nyo naman, luto na ang ating mini donut. No need na pong ibaligtad dahil parehas namang luto na ang both side. Tuwang-tuwa nga lang po ako at kitang-kita nyo naman ang tataba ng ating mini donut. Sa halagang 75 pesos ay hindi ka na po talaga lugo. Nabusog ka pa, char. At nakakatawa pa nga po na nakakailang kuha na si Mickey Boy. Dahil kahit wala daw sauce po at toppings ay masarap na talaga siya. Pero syempre, kahit masarap na siya, kahit walang glaze, ay gagawa pa rin tayo ng glaze niya. Sa next vlog ko na lang po, ituturo sa inyo kung paano ko ginawa ang kanyang toppings. Medyo mahaba na rin po kasi ang oras at hindi nasasapat. At dahil nga po isang order lang naman ang ating gagawin, itinantya ko lang yung gagawin nating toppings at sayang naman kung may matitira at hindi natin magagamit. Pasensya na po at may paghiyaw pa ang aking Mickey Boy habang naglalaro. Kapag kasi po ako gumagawa ng mini donut ay talagang bagong luto lahat at hindi na po talaga ako nagtitira. Kaya naman po yung mga sauce at toppings na ginagamit ko ay talagang isinasakto ko sa order. O diba, yung ginagawa natin ngayon parang munchkin na. Kung matitikman nyo lang po ito ay tamang-tama lang yung glaze at yung toppings sa kanyang lasang pagka butterscotch. Saktong-sakto talaga. Ay talaga naman sobra ko na kayong sinesilstok. Pag hindi pa naman kayo umorder sa akin, ewan ko na lang. Char. At masasabi kong isa ito sa magiging favorite ko bukod sa chocolate overload ay parang hindi ko na ito ipapakabog at masarap talaga itong ginawa kong to. Nag-search pa nga ako sa YouTube University kung paano ko gagawin tama itong pang toppings natin. Para naman hindi tayo masayangan ng ingredients at the same time ay masarap talaga ang ating gagawin o diba pa? Habang ginagawa kito at nakita ni Mickey Boy na wala na natira ay sabi bakit daw hindi ako gumawa ng marami, andaya ako daw, nyos ko dahil. At sa wakas nga po ay natapos ang ating butterscotch flavor, kaya naman ano pang hinihintay nyo mga mare, order na po kayo. Muli po, maraming salamat sa laging panonood ng aking mga mini vlogs. O, share dyan na muna kayo. Paalam!